Los Angeles Lakers, mga idol, nadaya ba ng mga referee sa laban nga nila kanina against sa Los Angeles Clippers? Well, mga idol, para nga kay Coach Frank Vogel, ayan ang kanyang saloobin. Sasama rin nga ng kanyang mga sagot sa reporter, mga idol, sabi niya bakit nga daw na challenge ng Clippers ang play na hindi naman natawagan o napituhan sa court. Ang challenge nga daw ng team ng Clippers ay kung si Covington ay out of bounds or hindi na napituhan ng referee sa court. Pero bakit nga daw pati yung play ni LeBron na hindi naman natawagan on the court or napituhan ay sinama sa challenge ng mga refereeing ito? At sabi pa ni Coach Vogel na kung ganyan lang din naman ang gagawin ng mga refereeing ito, bakit hindi nila i-review ang pagtulak kay LeBron James kaya siya na out of bounds? Dagdag pa ni Coach Vogel, mga idol, na sobrang hindi nga daw siya sang-ayon sa tawag ng refereeing yon. Isa nga daw yon walang kwentang tawag. At ito rin naman, mga idol, si LeBron James, ganyan din ang saloobin. Sabi niya ay hindi nga daw na-explain sa kanya ng mga referee yung tawag kanina sa challenge. Alam nga daw ni LeBron ang lahat ng rule dito sa NBA at alam niya na bawal ma-challenge ang mga plays na hindi naman napituhan ng mga referee on the court. Pero ganun daw ang ginawa ng mga referee ngayon laban sa Lakers. At yan nga, mga idol, ang argument neto ni LeBron James at ni Coach Vogel. Feeling nila, mga idol, sila ay nadayan ng mga referee. At tama naman sila dyan, mga idol, may point nga sila. Ayon sa rulebook ng NBA, bawal mo kasing ma-challenge ang isang play na hindi naman napituhan ng mga referee on the court. Pero sa laban ng Lakers at Clippers, mga idol, ay parang hindi iyon nasunod at naging biktima nga itong team ng Los Angeles Lakers. Pero anyways, mga idol, kayo ba? Sang-ayon ba kayo dito sa nasabi ni LeBron James at Coach Vogel? Feeling nila, mga idol, mali ang naging tawag na itong referee. Parang nadaya itong Lakers kaya't sila'y natalo. 105-102 ang naging final score. Close game ito, mga idol, at siguradong yung tawag na yon ay nakaapekto sa resulta ng laban na ito. Kaya nga, mga idol, komento nyo lamang sa ibaba ang inyong mga opinion. Pero anyways nga, mga idol, pag-usapan natin ang naging first game ni James Harden para nga sa team ng Philadelphia 76ers kung saan hindi nga sa kanila nakapalag ang team ng Minnesota Timberwolves. Si James Harden, mga idol, sobrang efficient nga sa first game niya sa Sixers. 27 points, 8 rebounds and 12 assists, 58% field goal percentage, 71% sa 3-point line at 88% naman sa kanyang free throw shooting. Wala na ngang mas magandang mahihiling pa ang mga Sixers fans sa first game ni James Harden at siguradong sobrang excited nga sila sa nakita nila. Kagaya na lang ni Joel Embiid na sinabi niya ay first time na nga daw maging sobrang open sa kanyang buong karera dito sa NBA dahil yan daw ang epekto ni James Harden. Pero anyways, mga idol, Embiid, MVP performance pa rin with 34 points and 10 rebounds. Tinulungan nga nila ang kanilang team na manalo 133-102 against sa Timberwolves. Pero anyways, mga idol, yan nga ang update sa ilang laban natin ngayong araw na ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!